They are a motley group of sitting senators and those seeking re-election to include mayors, governors, legislators from five political parties coming together as the administration's coalition ticket for the Senate polls. All 12 well-respected and lionized by their peers and handpicked by a very discriminating president who doesn't settle for anyone less than the best in this report. President Ferdinand R. Marcos Jr. earlier today introduced the administration's senatorial lineup under the Alianza para sa Bagong Pilipinas Coalition a few days before the filing of certificates of candidacy on Tuesday. Including in the administration's Magic 12 senatorial bets are DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Francis Tolentino, former Senator Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, Congressman Erwin Tulfo, and House Deputy Speaker Congresswoman Camille Villar. Also included in the list are former Senator Ping Lacson and ex-Senate President Tito Soto. These candidates come from five political parties, but the President stressed they all will unite to promote the programs of the government. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit, kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusang bayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan, na ikakampanya ang isang programang pangkaunlaran na walang naiiwanan, na pagsasamahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Titindig para sa interes ng bayan at sa kapakanan at karapatan ng bawat isang Pilipino. The President also pointed out that even though each of the bets in the slate have their own skills and talents, they will be united by a common vision for the country's progress. He also urged the administration's representatives to remain loyal to the people. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. The President also pleaded for the people's support on the administration's senatorial slate for the smooth and uninterrupted implementation of government programs which aim to improve the lives of every Filipino. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. According to Navotas Representative Toby Tiangco, who is possibly the campaign manager of the coalition, winnability in selecting the administration's senatorial bets was not considered. The first consideration was whether the candidates' beliefs align with the government's Bagong Pilipinas platform of governance and agenda. Kasi kung winnable naman, tapos iba naman yung paniwala nila sa mga batas na dapat isuporta sa presidente, siyempre hindi naman natin pwedeng kunin just for convenience, di ba? So ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. The senatorial bets expressed heartfelt gratefulness to be included in the administration's coalition. Maasa tayo na mas magiging maganda ang samahan ito ng legislative at saka ng executive department. A fresh take on all our problems, a fresh view. And syempre talagang i-address natin lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. I've heard of several names na papalit po sa akin, no? Siguro hindi ko hulang pwedeng sabihin dahil narinig ko lang naman, pero nasa pangulo na po ito kung sino po ito. I am here to support the projects and programs of the President. Kung sino po yung kasama ko, hindi po ako pumili sa kanila. Expect the President to show up unannounced and join the campaign every now and then if his busy work schedule permits. Kenneth Pasiente from the National TV Network for a new and better Philippines.